Sino po ba ang babaeng buntis sa Revelation chapter 12? Marami po nagsasabi ito ay Israel. Sabi naman po nung iba, ito ay si Birheng Maria. At sabi naman po nung iba, meron daw po itong ibang kahulugan. So dito po ay iba't iba po ang views ng mga tao. Pero magugulat po kayo sa aking view. Sapagkat lahat po ng view na yon ay tama at tumpak. Yes, ang Revelation chapter 12 ay pwedeng tumukoy kay Maria dahil sa totoo lang po siya naman po ang nag-anak sa Panginoong Jesus. Check, di ba? At ang Revelation chapter 12 din naman ay pwedeng tumukoy sa Israel. Di po ba? Sapagkat makikita po natin sa Old Testament pa lang po, pagka tumutukoy sa mga group of people na mga mananampalataya ay tinatawag pong woman o babae o aking asawa, sabi ng Diyos, di po ba? Sabi ng Panginoon sa Old Testament. So check din po na Israel yan. At yung ibang views, kung ito po ay meron pong kaugnayan doon sa mga latest na nangyayari po sa mundo, check pa rin po yan. Kaya ito po ay isa pong open, I believe. Ito po ay isang open na sinasabi ng Panginoon sa lahat, no? Na meron po siyang literal at meron din po siyang, anong tawag dito? Yung talinghaga, matalinghaga, no? So, dito po, ito po ay isang literal kung sasabihin mong si Maria yan. Dahil totoo naman po, check po doon, pinanganak niya ang Panginoong Jesus, tama. Pero doon po sa point na ito ay Israel, check din po yan. Sapagkat group of people po ang Israel na tinatawag na asawa ng Diyos sa Old Testament. Di po ba? So, yun po. Dito po, hindi po lagi natin itong titignan na spiritual at hindi rin natin titignan na literal. Depende po sa ina-apply po natin para wala pong gulo. Kasi po, wala pong katapusan ng pagdidebate dyan. Anong stand ko? Lahat. Anong tinatayuan ko? Lahat. Di ba? So, ganyan. Para safe tayo, di ba? The woman Israel. Salin po ito ng mga Bible, please. Sige, sige. Chapter, Revelation chapter 12. Parenthetical chapter. Ibig sabihin, ito ay parang PS o isiningit. No? Parenthetical chapter. Alam mo yung mga pinagsasabi kong parenthetical. Pag nag-aral kayo sa Bible school, yun po. Pero ito pa sasabihin ko po sa inyo, parenthetical chapter is para pong verses o talata na isiningit lang po. No? Pero, pwede siyang i-take na literal, pwede rin po siyang i-take na spiritual. Para safe po tayo. Wala akong views dito na, yun lang ako. Hindi. Open tayo dito. Okay? Revelation chapter 12, verses 1 to 4. So, oh sorry. Revelation chapter 12, verses 1 to 6. Hanggang 6 lang po ang aking ibibigay po sa inyo. Okay? Salin po ito ng NASB, New American Standard Bible. Marami pong nagmamahal sa salin na ito. Ako po ay personally love this, pero hindi po ito yung pang-araw-araw ko. Aminado ko dyan. Pang-araw-araw ko, ESB and NIV. Yan. Okay? The woman Israel, yan ang kanyang heading, no? A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Diba? And she was with child, and she cried out, being in labor and in pain to give birth. Kung titigil ka hanggang verse 2, pwedeng si Maria yan. Pwedeng si Mary. Sapagkat si Mary po, nanganak po siya kay Jesus Christ. Kaya, in fact, meron po kaming larawan ni Mary na nakatuntong siya sa globe, tapos may mga 12 stars siya. Ang gandang litrato noon. Picture lang naman yun. So, hindi ko alam nasaan na. Dati nandyan yan eh. Iwan ko po. Para siyang istampitang maliit. Tama po yun. Diba? That's correct. Because si Jesus Christ po yung kanyang naging anak. At tignan po natin. Okay. The red dragon Satan. Then another sign appeared in heaven, and behold a great red dragon having 7 heads and 10 horns. And on his heads were 7 diadems. Diadema. No? And his tail swept away a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth, he might devour her child. Okay. Tanda po niyo si Jesus nung siya po ay nakapako po sa cross.
Di ba? Hinulaan po sa Genesis dahil ang ahas, serpiente, ikaw ang pinaka kawawang nilalang, sabi ng Panginoon. At ang paa ng babae ang tatapak sa iyo. Ibig sabihin nun, yung heel niya ang tatapak sa iyo. Ibig sabihin nun, yung anak niya, yung magiging anak ng babae, ang Panginoong Hesukristo ang dudurog sa kanyang ulo. Paano po ito natupad? Sa krus ng Kalbaryo. Nung nakapako po dun si Jesus, yun po, dinurog niya si Satanas. Alam po ba ninyo yung ulo ni Goliath? Ibinaon ni Haring David, di ba, ni King David nung bata pa siya. Doon sa isang bundok na later on tinawag na Golgotha. At si Goliath po ay sumisimbolo kay Satanas. Kaya nung si Jesus nakapako sa cross, natupad po ang Revelation chapter 12. Yun po yun. Okay. So yan, the male child Christ. Tingnan natin. And she gave birth to a son, a male child. Wala pong pag-aalinlangan si Jesus yan. Who is to rule all the nations with a rod of iron. And her child was caught up to God and to His throne. Nandun na si Jesus ngayon sa kalangitan. Then the woman fled into the wilderness where she had a place prepared by God so that there she would be nourished for 1,260 days. Pagdating po sa verse 6, pasok dito ang Israel. Doon po yun sa Great Tribulation. Diba? Pasok siya dyan, ang Israel. Hindi na po si Mary yan kasi si Mary po, hindi naman po siya nagtago sa loob ng 3.5 years, which is 1,200, yan o, 1,260 days. Alam niyo po ba yon? Katumbas po yun ng 3.5 years. So sa Great Tribulation yan. Ibig sabihin yan, may mga makakapagtago ng mga Israelites. Tandaan nyo, tumutukoy din sa Israelites yung babae. May mga Israelites during that time na makapagtatago. Kung saan-saan, sa Petra, sa ganito, sa ganyan. At pagkatapos nun, pagdating ni Jesus, papapasukin niya sila sa kanyang kaharian. Sapagkat lahat po ng mga Hudyo na datatnan ni Jesus ay ano, makakapasok sa millennial reign niya. Kaya nga po magiging palaanakin, makakapagparami sila doon, magkakaroon ng mga apo ang mga yan. Dahil mga mortals pa po yung mga yan eh. Kaya pakakawalan si Satanas, which is na-i-vlog ko na po. So, panoorin niyo po uli para mas maintindihan po ninyo. Okay? So, pag dito po, wala akong stand dito na yun lang stand ko. Uy, Israel lang stand ko. Uy, si Mary lang. Hindi, tama lahat yan eh. Tama lahat yan. Si Maria, Israel, at kung meron ka pang ibang interpretation, tama na rin yan. Alam mo kung bakit? Yan po ay open para sa lahat. Pwede mong i-apply yan. Okay? Yan po ang katotohanan dyan. Sa Bible, merong mga verses na talagang yun talagang sinasabi. Meron din naman yung i-reveal sa'yo ng Panginoon kung ano yung talata. No? Walang kalituhan dyan. Para happy lahat, di ba? O, di ba? Yung mga naniniwalang si Mary, yan, happy. Yung mga naniniwalang Israel, yan, happy. Happy lang tayo. Mahirap ang malungkot na buhay. Yan po yan. Hindi ko ginugulo ang utak ko when it comes to Book of Revelation. Kasi yung verse 7 niya, Michael of the Archangel na. Tapos yung beast, ayan. So, yung babaeng manganganak, okay? Pero, kung titignan mo siya as a group, Israel. Kung titignan mo yung individuality, hindi mo maikakailan na si Jesus Christ yan, kaya pwedeng si Mary yan, di ba? Para happy lahat. Tanggapin lahat ng interpretasyon. O, di ba? Ganyan lang yan. Meron sa Bible na pwedeng happy tayong lahat. Pero meron din yung talagang dapat tanggapin mo. Yun talaga. Like yung, halimbawa, ang salvation ay si Jesus lang yan. Hindi natin pwedeng galawin yan. Main doctrine yan eh. Yung mga yan, minor doctrines lang yan. Yung mga eschatology na yan. So, yeah. Talagang tutok pa rin tayo dun sa pwede natin pagkasunduan. Happy lang, happy. Okay? Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video para mapatunayan yung masayang maging Kristiyano, happy maging Kristiyano. Okay? Thank you and Jesus truly loves us all.